Phone. Oh yeah. Dito kami dumaan sa likod kasi super low tide. Mas low tide dun sa harapan. Dito kami sa pinaka daungan. Pupunta na ako ngayon ng El Nido proper. So dito na ako sa aking lodge. So number 5 ako. Sa dulo. Okay. Antay ko lang sila. Sila Moshe. Ito na yung pinaka rest day. Kasi for the past days, ilang araw akong nag-facilitate ng meditation, ng talk about isa spirituality. Tapos may mga yoga din activity. So, yun yung routine. So, ngayon yung pinaka parang free time ko. Start ngayon. Tapos sa madaling na araw din. Parang 4 days lang yata na parang free time na magalagala talaga. Medyo nababawas na nga ako. So anyway, hanggang muna ako sa tuli. So papunta ako dito. Hindi ko alam sana hindi ako maligaw. Maliit na naman yung town. Ha? Huh? O, di ba naligaw na ako? Saan ba? Ang layo naman. Feeling ko pinaikot-ikot ako ng Google. Saan ka kain? Sa beach ba? Wala naman akong problema sa kahit saan actually. Gabing video okay. Bigla siya nagiging matao paghapon. Ay paggabi. Diba dahil nanggalan tayo dyan kanina? Ah, gusto nyo dyan? Hindi, wala dyan. Hindi pa natin nakita yung kanina. Inaabangan namin yung magsusundo sa amin. Hindi ko alam kung saan pupunta. Late yung ano namin. Tour guide. So, dito kami sa may docking area or yung pinaka jump off point. Anong island daw to? Padlao. Ha? Padlao. Padlao. Yes, saan ang punta natin? Yes. Mosh, ano, busy? Yes. Ang busy ka, ano? Chill lang. Hindi na makagod. Ito nandiyan si Kuya. Dito kasi sir, may ano, may walls. Ah, saan Kuya? Diyan po, kaso lang wala kayo nilan eh. Dito kasi we're now facing a South China Sea. Yung pa po ano, ang klase ng hangin dito sa amin. Ano nga yun kaya? Amihan? Amihan, Habagat, Norte, Subasco, tsaka Salatan. Pero almost tatlo yung delikado dito eh. Dito, ano yun? Salatan, Subasco, tsaka yung Norte. Ah, yung malalakas na hangin talaga yun. Biglaan yun yung mga ano. So, punta tayo dyan sa ilalim. Labas tayo sa kabila.
ang hirap maglakad dito. So patawid na sila, medyo mahirap pabalik dun. Mahirap pumunta dun kasi ang alon, tapos hindi ka pa makatawid basta-basta dahil mabato. Kaya kailangan maingat ka sa akbangan. Buti na lang talaga meron akong aqua shoes. Andun pa rin siya, nag-pictorial. Tapos na kayo? Okay. Ang hirap siguro bumalik. Feeling ko lang. Dito kami sa pangatlo na island yata. Simple lang pero rock. Simple lang pero rock. Kasi ang daming rocks. Sila, nagugutom na ako. Dito pala yung kainan. Ayun yun. Sa mas malaki na ng konti kasi baka mahirap magkabi na. Yan, thank you. Ito yung snorkeling area. Hindi ko na ipababa yung camera kasi gusto ko lang mag-swimming, gusto ko mag-enjoy, ayoko nang mag-video-video. Gusto ko lang makita yung lugar at experience ng maayos. Dito na ako ng Puerto Princesa sa may Mercado de San Miguel. Inaantay ko lang si Wahik. Dito muna kasi ako magstay bago ako pumunta ng Mindanao. Oh, si Wahik. Ang ganda dito, Kilo. Isa sa mga bahay ni Waig. So, andito kami ngayon. Tapos tomorrow, pupunta kami ng falls. Waig, yung tinatanim mo? Oregano, serpentina, tsaka serpentina. Chow lang sa noodle, ano dito? Ano yan? Ah, basil. Ay, basil. Mm-hmm. Oo, basil to. Mm. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Wait lang, at magkakape muna kami. Yaman ng buhay. Yaman ng buhay. Oh, at least diba, hindi. Ganda, yaman ng buhay. Hindi naman siya nang galing. Bakit pinagulat pala ako pa yung morning? Yaman ng buhay. Punta na kami ng falls. Maabot pa tayo sa bukid, Ana? Ang naka-addo na ba kanila? Wala pa. Wala pa. Tempo na ako. Karaman daw. Aw. Daming pantry din. Malaking bahagi ang kalikasan sa paniniwalang diwataan o sa espiritual na pumumuhay ng ating mga ninuno. Kaya't natutuwa ako sa tuwing napapadpad ako sa mga lugar na mayayabong pa ang mga halaman at malilinaw pa ang katawang tubig. Ang kalikasan kasi ay hindi lamang isang pisikal na bagay. Ito'y isang buhay na sistema na may malalim na koneksyon sa ating pagkatao, lalo na sa ating espiritual na buhay.
Kaya't sa mas malalim pa na pag-unawa at pagrespeto sa kalikasan, nabubuksan nito ang mas mataas na antas ng espiritual na kaalaman at kapayapaan sa kaloobang sarili. Hindi dapat natin kalimutan na tayo'y bahagi lamang ng mas malaking sistema ng buhay. Ang pag-unlad sa ating espiritualidad ay nauugnay sa pag-unlad ng ating pag-unawa sa pagiging bahagi ng kalikasan. Aakyat tayo doon sa taas kasi maganda daw yung area doon. Ayun yung baba yung mga kasama namin na lilipon dito. Kami lang tao dito actually. Maganda yung lugar. Nakakasad lang kasi doon sa may bandang baba may mga nagpunta dito siguro nung nakarang araw. Nag-iwan na naman ng basura, utang na lohod sa lahat ng mga napupunta sa mga gantong lugar. Huwag naman ninyong iwanan yung mga basura ninyo hanggat, alam mo yun, kung mag-i-enjoy kayo or happy-happy kayo or kung ano man yung gagawin ninyo, kung mag-iinuman kayo, go lang, pero utang na lohod, bitbitin nyo yung basura. Meron sa ilalim ng lamesa, ganyan. Pero buti na lang, itong falls mismo, hindi naman siya mabasura. So, bago natin i-end tong content na ito, gusto ko lang i-share sa inyo itong bagay na ito. Isa itong plato na brass na pag-aari ng kaibigan ni Wahig na parang galing naman daw ito sa kanyang kamag-anak or somewhere. And ang kakaiba sa plato na ito, liban sa mukha na siyang luma at posibleng ang antique, ay may nakasulat na mga bagay na parang baybayin. So, hindi ako expert sa pagtingin kung gaano ka tagal ng isang bagay, gano'ng kaluma or gano'ng ito ka-antique or ito ba talaga ay authentic na antique na. Ang maaring maiambag ko sa pagtingin ko dito ay yung kaalaman ko sa baybayin. At yung pag-check ko nga, parang nga siyang may mga baybayin pero medyo nakaka-confuse. Pero kung titignan natin, maraming mga karakter ng na. At meron din ako nakikitang ya. So, mas marami yung na and meron din parang sumisimbolo ng ba pero medyo malabo. Kung sakali man, maaaring ito ay baybayin artifact pero hindi nga natin ganun masasabi dahil hindi naman ako eksperto sa pagtingin kung ito ay authentic talaga. Pero nakaka-curious lang, no? Mukha talaga siyang mga baybayin. So yun, binahagi ko lang sa inyo mga malaya at sana nagustuhan ninyo ang video ngayon. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam sa ngayon.